Kaibigan, welcome sa ating Muntik Channel. For more videos, please like, share and subscribe para updated ka sa ating mga bagong upload na videos. Subscribe na! Nagsimula ang serye sa isang lalaki na nagngangalang Sunny, na nakasakay sa kanyang motor sa lugar ng taniman ng opium. Habang siya ay naglalakbay ay nakita niya ang ilang mga katawan sa gilid ng kalsada. Naniwala siya na ang mga taong ito ay binihag ng mga magnanakaw. Sa pamamagitan ng kanyang binocular nakita niya ang usok na umuusbong mula sa gitna ng kagubatan at nagpas siyang mag-imbestiga. Pagdating sa pinanggagalingan ng usok, nakita ni Sunny ang isang grupo ng mga magnanakaw na nag-ihaw-hihaw. Magalang siyang lumapit sa kanila at nagtanong tungkol sa nilalaman ng isang case na kanilang binabantayan. Imbes na sumagot ang mga tulisan ay naging agresibo at nagkaroon ng away. Si Sunny na napatunayang napakahusay sa pakikipaglaban ay madaling tinalo ang mga tulisan. Nang natapos na ang laban, binuksan ni Sunny ang case at nakita ang isang bata na si MK. Sinubukan niyang tumakas ngunit mabilis siyang nahuli ni Sunny sa pamamagitan ng paghagis ng lubod sa kanyang mga paa. Pagkatapos dinala ni Sunny si MK sa kanyang tahanan. Ipinaliwanag ni Sunny kay MK na siya ay sasanayin para maging isang Clippers, isang fighting force para kay Baron na kumokontrol sa lugar. At kung tumanggi siya ay gagawing alipin at mapipilitang magtrabaho sa taniman habang buhay. Si Queen sa katinanong si MK kung bakit lahat ng tulisan sa lugar ay interesado sa kanya at gustong makuha siya. Inosenteng tugon ni MK na hindi rin niya alam kung ano ang mga pakinabang na hawak niya, kaya naman naging target siya ng ibang mga tulisan. Nagpas siya si Queen na isabak si MK sa laban upang malaman ang kanyang kakayahan. Ang anak ni Queen na si Ryder, ay nagprotesta sa mga aksyon ng kanyang ama sa pag-utos kay Sunny na patayin ang lahat ng mga magnanakaw nang hindi niya nalalaman. Dahil ang kanyang nag-iisang anak na si Ryder ang nag-iisang tagapagmana bilang tugon, ipinaliwanag ni Queen na ang mga tulisan na ito ay hindi nagtatrabaho sa kanila, at inuupahan ng ibang mga maharlika upang gumawa ng maruming trabaho. Habang si MK ay nakikipag-away sa isang taong nagnakaw ng kanyang kwintas, nabunyag na ang simbolo sa kwintas ay pareho sa compass ni Sunny. Natigil ni Sunny ang laban at nagpasya siyang kunin ang kwintas, ngunit bago siya magkaroon ng pagkakataong suriin ang kwintas, dumating pa si Ryder at hiniling na siya na magtago ng kwintas. Si Queen ay nakikipag-usap sa kanyang unang asawang si Lydia, iminungkahi niya na unti-unti niyang ibigay ang kanyang mga responsibilidad bilang Baron o Marlika sa kanyang anak na si Ryder, dahil sa kanyang edad at humihinang kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman tinanggihan ni Queen ito at nagsasaad na ang susunod na kahalili niya, ay hindi nakabatay sa angkan kundi sa isang taong maaaring manguna tungo sa kaunlaran. Ito ay nagpapahiwatig na kahit si Queen ay naniniwala na si Ryder ay hindi karapat-dapat na ipagpatuloy ang kanyang pamumuno. Ipinahayag din na bilang isang maharlika, si Queen ay may pangalawang asawang si Jade, na mas bata at mas kaakit-akit kaysa kay Lydia. Sa gabi si Sunny kasama ang kanyang kasintahan na si Vale na nagtatrabaho bilang isang doktor para sa mga alipin, ipinaalam nito sa kanya na siya ay buntis na ikinagulat niya. Dahil mahigpit na ipinagbabawal ang Clippers na magkaroon ng mga pamilya upang matiyak ang kanilang katapatan sa kanilang Baron ay hindi nahahati. Iminungkahi ni Vale na tatakas sila sa Badlands at magsimula ng bagong buhay na magkasama. Ngunit binanggit ni Sunny na hindi sila papayag ang umalis ni Queen nang walang kahihinatnan at gagawin ang lahat ng kanyang mga tauhan upang tugisin sila. Habang si MK ay tinambangan ang dating kumuha ng kanyang kwintas. Sa una ay mukhang normal si MK ngunit pagkatapos niyang makita ang dugo na nagmumula sa kanyang katawan ay lumalala ang mga bagay na tila may kung anong pumalit sa kanyang katawan. Biglang nagpakita si MK ng pambihirang instinct at lakas habang nasaksihan ni Sunny ang mga nangyari. Agad niyang nilapitan si MK at nagtanong tungkol sa kanyang bagong lakas, na si MK gayunpaman ay hindi maipaliwanag sa nangyari at naaalala niya na sa tuwing magigising siya pagkatapos mawala ng kontrol, ang mga nasa paligid niya ay nasasaktan. Si Sunny sa katinanong si MK tungkol sa kanyang compass na humahantong sa revelation na itinuturo ng compass ang Azra, isang mystical city na malayo sa labas ng Badlands region kung saan nakatira dati si MK. Habang si Sunny ay bumisita kay Vale ay tinambangan siya ng isang grupo ng mga hindi kilalang individual, gayunpaman dahil sa kanyang pambihirang kakayahan ay madaling natalo sila ni Sunny. Pagkatapos ng laban isang babae ang lumabas sa isang kotse, gamit ang isang itim na payong na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Minerva na kilala rin bilang The Widow. Isa siya sa mga Baron o Maharlika sa lugar ng Badlands, at ang kanyang simbolo ay isang paru-paro G. At ang pangunahing pinagkakakitaan niya ay Trudeau. Nilapitan niya si Sunny at hiniling na ibigay sa kanya si MK. Samantala si MK ay pumasok sa silid upang kunin ang kanyang kwintas ngunit siya ay nahuli at nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpatay.
Nang marinig ni Sunny ang balita, pumunta siya sa bilangguan upang palayain si MK at ipinakita sa kanya ang isang paraan sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan na nagsasabi sa kanya na hanapin ang kanyang ina sa lalong madaling panahon. Samantala si Minerva na nakikipagpulong sa isang taong tatapos kay Queen bilang ang pinakamalakas na baron sa Badlands. Gayunpaman sila ay tinambangan at isang kaguluhan ang nangyari. Nalaman ni Minerva na ang responsable sa pag-atake ay si Ryder. Kinabukasan habang tumatakbo si MK, hinabol siya ni Tilda isang bihasang teenager na martial artist na nangangaso sa hangganan ng teritoryo ni Minerva. Dinala siya ni Tilda at ibinunyag na siya ang kinakapatid na anak ni Minerva. Alam ni Minerva na si MK ay tumakas mula sa kuta at hinarap niya ito. Tinanong niya siya tungkol sa isang batang lalaki na may kwintas na may simbolo ng lungsod ng Azrael na alam ni MK na siya mismo iyon. Puno ng takot na nagsinungaling si MK at itinanggi na hindi niya alam. Pagkatapos si Minerva ay nakipagkita sa isang grupo ng mga tulisan na hindi kaanib sa sinumang baron, na tinutukoy bilang nomads at nag-alok na makipagtulungan sa kanila upang ibagsak si Queen. Sa una ay nag-aalangan sila dahil naniniwala sila na ang grupo ni Minerva na pangunahing binubuo ng mga kababaihan ay mahina. Ngunit pagkatapos na ipakita ni Tilda ang kanyang nakamamatay na kakayahan sa pamamagitan ng pagpatay sa isa sa mga tulisan. Sa wakas ay napagkasunduan nilang magsanib puwersa. Pagkatapos, iniutos ni Minerva na subukan kung si MK ay may espesyal na kapangyarihan sa pamamagitan ng pananakit sa kanya. Dahil ito ay lilito lamang kapag siya ay nasugatan. Subalit nagpa siya si Tilda na pekein ang sugat ni MK sa mukha sa pamamagitan ng pagsusugat sa kamay para dayin si Minerva. Upang isipin na hindi si MK ang hinahanap niya. Samantala si Queen at Sunny ay bumisita sa isang matandang doktor para tingnan ang madalas na pananakit ng ulo ni Queen. Sinalubong sila ng mag-asawang doktor na umampun kay Vale. Ibinunyag ng doktor na may tumor sa kanyang ulo si Queen, at hindi na siya magtatagal sa halip na magpasalamat si Queen ay pinatay ni Queen ang doktor at ang kanyang asawa upang ilihim ang sakit sa kanilang mga kaaway. Si Sunny ay natulala pa rin sa gulat na makita ang mga magulang ni Vale na pinatay ni Queen. Hanggang sa nakilala niya si Waldo na isang dating pinuno ng Clippers. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng pag-asa kay Sunny sa unang pagkakataon mula nang sabihin sa kanya ni Sunny ang kalunos-lunos na pangyayari tungkol sa Badlands. Gayunpaman ay binalaan siya ni Waldo na kung balak niyang umalis ng Badlands, hahabulin siya ni Queen. Nang sumapit ang gabi, nagkaroon ng bonus si Tilda at MK at humingi siya ng tulong sa kanya upang makatakas. Ngunit bago pa sila makatakas ay nahuli sila ni Minerva at si MK ay ipinasa sa mga nomad upang sanayin bilang isang bagong miyembro. Kinabukasan si Sunny at si Ryder ay pumunta sa isang lumang gusali na sabi-sabi na gagamitin bilang isang lugar upang imbaka ng opium mula sa kuta. Na kanilang natanggap ang impormasyong ito mula sa isang babaeng manggagawa na inusisa ni Ryder noong isang araw. Pagkatapos matiyak na ligtas sila, pumasok sila sa gusali at natagpuan ang kanilang mga sarili na pinalibutan ng mga tulisan na dating nagtrabaho kay Minerva. Si Sunny ay napilitang harapin ang 12 ng mga tulisan ng mag-isa dahil nahuli si Ryder, at nakatali ng isang kadena sa kanyang leeg. Sa kabila ng lahat ay napagtagumpayan ni Sunny na talunin ang ilan sa mga tulisan at sa sobrang galit ay brutal na pinatay ang iba at matagumpay na nailigtas si Ryder. Gayunpaman tulad ng kanilang inaakala na sila ay ligtas, si Sunny ay tinambangan ng pinuno ng mga tulisan na nakaligtas sa unang pag-atake. Sa kabutihang palad na siya ay nailigtas ni MK bago ipinahayag ni MK na alam niya ang isang paraan palabas sa Badlands at nag-alok na tulungan si Sunny na makatakas. Ngunit si Sunny na alam na hindi siya hahayaan ni Queen na makaalis. Ay madaling nagpa siya na dalhin pabalik si MK sa kuta at gawin siyang estudyante, habang palihim na pinaplano ang kanyang pagtakas. Pagdating sa kuta, si Sunny ay nagulat kay Queen na si Minerva ay nilayo na kontrolin ang kuta. Nang walang pag-aalinlangan inutusan sila ni Queen sa pag-atake sa tirahan ni Minerva. Pagkatapos isang mabangis na labanan, si Queen at Minerva ay sa wakas ay nagtagpo at nilabanan ng isa't isa. Si Queen ay may malupit na lakas sa kanyang tagiliran habang si Minerva ay umaasa sa kanyang bilis at leksi. Subalit nang si Queen ay malapit nang ibigay ang huling suntok ay bigla siyang nahilo at si Minerva ay nakakuha ng pagkakataong makatakas. Si Queen at ang kanyang mga tauhan ay napilitang bumalik sa kuta na walang dala pabalik. Nabunyag na sa panahon ng kaguluhan ay nagawa ni MK na magnakaw ng isang libro tungkol sa lungsod ng Azrael na dati ay itinuturing na isang alamat lamang. Pinagalitan ni Sunny si MK sa kanyang walang ingat na hakbang. Dahil malalagay sa panganib ang kanyang buhay dahil tiyak na sasanduan siya ni Minerva kapag nalaman niya ang tungkol sa ninakaw na libro. Para protektahan ang sarili, nais ni Sunny na turuan si MK na lumaban, gayunpaman dahil sa kanyang pagmamatagas. Nais ni MK na matuto ng advanced techniques na hindi dumadaan sa mga pangunahing pagsasanay.
Para matulungan si MK, ipinakilala siya ni Sunny kay Waldo para sa training, noong una ay minamaliit niya si Waldo na nakaupo sa wheelchair. Ngunit nang makita ang kahangahangang kakayahan ni Waldo sa pakikipaglaban ay nagpakumbaba siya at gustong matoto. Samantala lumalala ang kondisyon ni Ryder dahil sa mga pinsalang natamo sa pakikipaglaban sa mga tulisan. Hinanap ni Jade si Vale ang tanging doktor na natitira sa Badlands upang gamutin siya, kahit na si Vale ay kilala lamang na gumagamot sa mga alipin. Nakiusap si Jade sa kanya na tulungan si Ryder. Pagdating sa silid ni Lydia, kung saan nandoon si Ryder, si Vale ay sinalubong ng pagtutol mula sa kanya na hindi nagtiwala sa kanya dahil sa kanyang reputasyon bilang isang doktor para sa mga alipin. Ngunit nang mapagtanto na kritikal ang kondisyon ni Ryder at na maaari siyang mamatay kung hindi magamot. Nag-aatubili siyang pinahintulutan siyang operahan si Ryder. Pagkatapos isang matagumpay na operasyon, nagising si Ryder at ipinahayag kay Queen na ang pag-atake sa kanya ay inayos ng isang babaeng nagtatrabaho sa isang pleasure mansion. Si Sunny at si MK ay umalis upang mag-imbestiga. Samantala si Minerva at ang kanyang natitirang mga tropa ay samilong sa isang bakanting bahay at siya ay nag-utos kay Tilda para hulihin ang babaeng nag-set up ng pag-atake. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman nilang dumating na si Sunny sa Pleasure Mansion at nakatagpo si Tilda at pinayuhan si Tilda na bumalik sa kanyang punong tanggapan para sa kanyang kaligtasan. Pagdating sa punong tanggapan, ipinaalam ni Tilda kay Minerva na ang babae ay namatay upang maiwasan ang pagtatanong ni Queen. Sa kanilang pag-uusap nagtanong si Minerva tungkol sa nawawalang aklat sa Mythical City of Azra. Si Tilda na nakakaalam na ang libro ay ninakaw ni MK, ay nagsinungaling at sinabing hindi niya alam ang libro. Samantala sa port, si Queen at si Sunny ay nag-uusap ng mga plano, hiniling niya sa kanya na sumama sa nag-iisang baron na hindi napupuot sa kanya, at magtulungan sa iba pang mga baron sa pag-agaw sa mga oil field ni Minerva, na itinuring na isang paglabag sa kanilang kasunduan. Samantala binisita ni MK ang bahay ni Vale at ipinakita sa kanya ang libro tungkol sa lungsod ng Azrael na kinuha niya mula sa silid ni Sunny. Kinikilala si Vale bilang isa sa mga pinaka-edukado na tao sa Badlands, humingi si MK ng tulong sa kanya para maintindihan ang mga kakaibang liham ng libro. Gayunpaman bago sila makapagsimula ay dumating si Queen at hiniling sa kanya na suriin ang isang tumor na kanyang dinaranas sa pag-asang mapapagaling niya siya tulad ng ginawa niya kay Ryder. Samantala si Tilda ay tumatakbo patungo sa isang kotse na huminto sa kalsada, ngunit bago niya ito maabot ay dalawang butterfly shuriken mula sa kagubatan ang tumama sa driver ng sasakyan na agad siyang pinatay. Si Minerva at ang kanyang mga tauhan pagkatapos ay lumabas mula sa kagubatan at nahuli ang tauhan ni Queens at pinatay. Samantala dinala ni Sunny si MK sa liblib na lugar upang subukan na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Nang sinugatan ni Sunny si MK, nagalit siya at inatake si Sunny dahilan para mawalan siya ng malay, sa kabutihang palad ay nahimati din si MK. Noong gabing iyon, natuklasan ni na Queen at Ryder na ang isa sa kanilang clippers ay pinatay ng isa pang baron na nagngangalang Jacoby, na naniniwala na ninakaw ni Queen ang kanyang kayamanan, dahil nagplano si Minerva na pag-awayin sila sa isa't isa. Bilang tugon sa pangyayari inutusan ni Queen si Ryder na makipagkita sa kanang kamay ni Jacoby na si Zypher, upang i-clear ang hindi pagkakaunawaan. Kinabukasan ay nakipagkita si Ryder kay Zypher at ipinarating ang pagnanais ng kanyang ama na makipagkita kay Jacoby upang malutas ang kanilang mga problema. Binisita ni Sunny si Vale upang ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa lalong pabago bagong pag-uugali ni Queen. Inihayag niya na ang isang tumor sa ulo ni Queen ay maaaring nagdulot nito. Sa impormasyong ito pumunta si Sunny sa tirahan ni Waldo at nakiusap sa kanya na tulungan siya at si Vale na makatakas sa Badlands. Habang siya ay buntis at malalagay sa panganibang buhay ng bata. Noong una ay tumanggi si Waldo na tumulong, ngunit sa huli ay pumayag na tulungan siya matapos makita ang debosyon ni Sunny kay Vale at sa kanyang magiging anak. Binigyan siya ng isang larwang army man, na may hawak ng susi upang makilala ang isang taong makakatulong sa kanila na makatakas sa Badlands. Si Ryder ay pumasok siya sa kwarto ni Jade, kung saan lihim silang nagkikita na hindi nalalaman ni Queen. Balak ni Jade na wakasan ang relasyon dahil malapit na niyang pakasalan ang kanyang ama, gaya ng payo ni Lydia na alam niyang matutuklasan ni Queen ang kanilang relasyon. Inimbestigahan ni Jade ang kanyang kasambahay at natuklasan na ang dating asawa ni Queen ay nilason. Samantalang si Sunny ay nagtipo ng isang grupo ng mga clippers upang samahan si Queen na makipagkita kay Jacoby. Ipinaliwanag ni Queen na hindi ang kanyang mga tauhan ang pumatay sa courier ni Jacoby kundi si Minerva. Gayunpaman habang sila ay nag-uusap ay isang palako lang ibinato sa ulo ni Queen ngunit nahuli ito ni Sunny sa oras na nagdulot ng kaguluhan. Si MK na humabol sa umaatake ay natuklasan na ito ay si Tilda na ipinadala ni Minerva para maabala ang pagpupulong ni na Queen at Jacoby. Nadismaya sa mga aksyon ni Tilda, si MK.
Subalit sa halik na humingi ng tawad ay inatake siya nito at sa proseso ay na-trigger ang kapangyarihan ni MK at nagalit siya. Nang papatayin niya si Tilda, nawalan siya ng malay ay nakita ito ni Sunny at kinuha ang shuriken na nagpapaliwanag kay Jacoby at sa lahat ng naruroon na sila ay pinag-aaway ni Minerva. At sinamantala ni Minerva ang pagkakataong ito upang salakayin ang fort. Sa gabi, si Minerva ay nagtatanong kay Ryder na nagbubunyag na ang kanang kamay ni Zephyr, si Jacoby ay lihim na nakikipagtulungan sa kanya at ang pagtataksil kay Jacoby. Si Minerva ay nag-aalok na gawin si Ryder na bagong baron sa lugar ng kanyang ama, kapalit ng paghuli sa isang taong nakasuot ng Azure City Emblem Pendant. Samantala si Sunny ay nakipagkita kay King, isang aliping import-exporter na naglalakbay papasok at palabas ng Badlands, at mag-book ng tiket palabas ng rehiyon. Gayunpaman bago pumayag si King na tulungan siya ay hiniling niya kay Sunny na tulungan siya sa paghahanap ng isang batang lalaki na pumatay sa lahat ng 28 alipin at walang iba kundi si MK. Si Minerva ay nagbibigay ng damit at mga pagkain sa mga alipin na dati nang hawak ni Queen. Nangangako sa kanila ng kalayaan at isang mas magandang buhay sa hinaharap. Gayunpaman ito ay isang dayo lamang upang mahanap si MK, habang isa-isa niyang sinusugatan ang mga kamay ng mga alipin ngunit hindi pa rin nagtagumpay. Inutusan niya si Tilda na suriin ang isang bitag na ginawa nila sa gitna ng kagubatan at walang pagkaantala ay sumugod siya sa kagubatan. Nagising si Sunny mula sa isang bangungot at aksidente niyang na-activate ang isang compass na nakalagay sa isang cutout sa libro ng Azra, si Sunny kasama si MK at isang grupo ng Clippers. Nagtakda ng isang misyon na ibinigay ni Queen upang mahanap ang pinagtataguan ni Minerva, na ibinahagi niya kay MK na ang compass ay biglang nagsimulang gumana at maaaring maging gabay palabas ng Badlands. Sa kanilang paglalakbay ay napadpad sila sa isang bitag na itinakda ni Minerva, ikinasugat ng ilang mga Clippers. Napagdesisyonan nilang magpahinga ng magdamag sa kagubatan. Nang gabing iyon ay nakabantay si MK, nang lapitan siya ni Tilda na nagbabala sa kanya na pinaghihinalaan siya ni Minerva at pinayuhan siyang mag-ingat. Sa hindi inaasahang dumating si Sunny at nahuli sila, ipinaliwanag ni MK na na-control ni Tilda ang kanyang lakas, ngunit nagkunwaring walang pakialam si Sunny at dadalhin siya sa fort para sa karagdagang pagtatanong tungkol sa lokasyon ni Minerva. Samantala binisita ni Ryder ang kanyang lolo na isang kilalang pari sa rehiyon ng Badlands, upang magtanong tungkol sa kahulugan ng Quintas. Inihayag ng kanyang lolo na ang Quintas sumisimbolo sa mythical city of Azra na kadalasang pinag-uusapan sa mga kwentong ikinwento sa mga alipin. Habang si Minerva, ay hinanap si Tilda na hindi pa umuuwi, matapos ipadala upang suriin ang isang gulo sa kagubatan. Hindi nagtagal ay natuklasan niya na nahuli ni Sunny si Tilda matapos makita ang isang kutsilyo. Determinadong iligtas si Tilda susugod si Minerva sa kalaban. Habang si Sunny na sinabi niya kay Queen na matagumpay niyang nahuli ang isa sa subordinate ni Minerva. Pumunta si Sunny sa prison room kung saan tinanong nila ni MK si Tilda para sa impormasyon tungkol sa pinagtataguan ni Minerva. Biglang lumitaw si Minerva na may balak na iligtas si Tilda. Ngunit nang makita niya si Sunny, sumiklab ang laban sa kanilang dalawa. Si MK sinubukang samantalahin ang sitwasyon at palayain si Tilda. Ngunit napigilan siya sa isa sa mga kalaban. Upang ipagtanggol ang sarili, sinugatan ni MK ang kanyang kamay at inilabas ang kanyang kapangyarihan at mabilis na pinatay ang kalaban. Si MK, Minerva at si Tilda, sinamantala ang pagkakataon sa panahon ng kaguluhan para makatakas. Samantala si Queen na lihim na nagmamasid ay nakita si MK na inilabas ang kanyang kapangyarihan at napagtantong siya ang taong hinahanap niya. Kinabukasan pumunta si Sunny kay King, at pumayag si King na tulungan siyang makatakas sa Badlands. Sa tirahan ni Queen, inalagaan ni Lydia si Jade na dumaranas ng food poisoning. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap dumating si Queen na may dalang isang makamandag na bulaklak ng halaman na natagpuan niya sa likuran ni Lydia. Nalingid sa kaalaman ni Queen at Lydia nilaso ni Jade ang kanyang sarili at inilagay ang bulaklak sa bag ni Lydia para mawala ito at maging nag-iisang asawa ni Queen. Walang kamalay-malay sa pakana ni Jade pinalayas ni Queen si Lydia sa port at pinilit na bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Nang bumalik si Lydia sa bahay ng kanyang mga magulang, sa una ay tumanggi ang kanyang ama na tanggapin siya sa paniniwalang siya ay patay na. Ipinaalala niya sa kanya ang kanyang nakaraang pagsuwi at nangako na maging isang mas mabuting babae. Sa kalaunan ay tinanggap siya ng kanyang ama at nagsagawa ng isang ritual na may 7 bulaklak upang linisin ang kanyang katawan. Samantala nakipagkita si Queen kay Sunny sa simbahan, kung saan nalaman niya ang kanyang plano at nadama niyang pinagtaksilan niya ito. Ipinakulong at dinala si MK bilang isang bagong Clipper. Si Vale ay hinuli ni Tilda at dinala sa punong tanggapan ni Minerva upang gamutin ang kanyang mga pinsala mula sa nakaraang pakikipaglaban kay Sunny. Si Minerva ay nakumbinsi si Vale na gamutin siya sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng dignidad at kalayaan ng kababaihan. Matapos gamutin ang mga sugat ni Minerva, pinauwi si Vale sa kanyang tahanan.
Binalaan niya si Telga na ginamit lamang siya ni Minerva para sa pansariling kapakanan. Habang si Queen ay nakipagpulong kay Sunny na nasa kadina at ipinaalam sa kanya ang napakalaking kapangyarihan ni MK, kaya naman hinahanap siya ni Minerva. Pagkatapos ay nilapitan niya si MK at inalok siya ng deal na sumama sa kanya bilang kanyang subordinate na nangangako na protektahan si Tilda at papalayain si Sunny, kaya pumayag si MK sa kagustuhan ni Queen. Habang si Sunny ay nakakadena, si Waldo na nangako na palayain siya at hinimok siyang makipagkita kay King at umalis sa Badlands sa lalong madaling panahon. Binalaan niya si Sunny na magkakaroon ng malaking digmaan sa gabing iyon kung saan si Minerva ay nagbabalak na salakayin si Queen at si Jacoby ng sabay-sabay. Naghinala si Sunny kay Waldo sa biglaang pagsulpot nito dahil alam niya ang tungkol sa plano at inamin niya na nakatrabaho niya si Minerva. Dahil pakiramdam na hindi nakarapat-dapat si Queen sa pamumuno at binalak na pabagsakin siya. Bago umalis ay binigyan ni Waldo si Sunny ng simbolo ng lungsod ng Azrael na katulad ng kay MK. Habang sina Queen at MK ay dumating sa lungsod kung saan sila ay tinambangan ni Jacoby at ng kanyang mga nasasakupan kasama si Ryder na nagtaksil sa kanyang ama, na nagbabalak na patayin siya at kunin ang trono bilang baron. Sinadya ni Queen na sugatan ang katawan ni MK gamit ang kanyang kutsilyo. Dahilan para magalit siya at pagsalakay sa lahat ng tao sa lugar. Nagtatago si Queen sa likod ng isang pader, nilapitan ni Sunny na sumulpot sa likod, ginamit ang espada sa tiyan ni Queen. Nang tangkaing pigilan ni Sunny si MK, tatlong mga hindi kilalang monghe, at madali nilang napigilan si MK sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang katawan. Nakipaglaban si Sunny sa tatlong na nagtatangkang kunin si MK. Ngunit nang magpakita sila ng parehong kapangyarihan gaya kay MK ay madali nilang tinalo si Sunny at mabilis na dinala si MK. Dito nagtatapos ang unang season, salamat sa panonood kaibigan!